po sa ating lahat. Welcome back again sa aking YouTube channel, Kalingap Tata. So ngayon po mga Kalingap, ay congratulate natin si Dudong Ruel, si Ruel Umalalag. Dahil number one siya sa ano, sa Kalingap Charity. Number one siya ngayon sa pagtulong. At naka-award pa siya ng most viewed views. Wow, congrats. Ating puntahan ngayon si Ruel Umalalag para tanungin natin kung ano yung mga sikreto niya at bakit palagi number one siya pagdating sa views. Tara mga Kalingap, samahan niyo ako. So yan po si Dudong Ruel Umalalag. And congrats Dong. Yes, salamat po. Pang ilang ano na to, pang ilang most viewed? Ano na, 3 consecutive months na. Ay, 3 consecutive months, eh grabe. 3 consecutive months, galing ah. Congratulations Dong, grabe. Salamat po. Deserve mo yan Dong dahil isa kang ano, isa kang napakabait at napakasipag na charity vlogger na andyan palaging naghahanap ng tutulungan. Kaya deserve mo yan Dong na maging number one ka parate. Po, pwede maging ano, deserve naman po lahat na tayo, di ba? Kasi nagsusumikap naman tayo para makapag-abot ng tulong. So sa akin po talagang ano, pagpatuloy nyo lang, no? Yung mga kasamaan kong mga Kalinga partners, charity vloggers. Kasi in the end may ganyan ding reward na matatanggap pag talagang consistent yung pagtulong and nasa puso talaga. Basta ano lang, sipagan lang. Huwag lang mawalan pag-asa, no? Siyempre naman kasi ano, guys, sa akin, no? Kasi ilang years din tayo na nagiging charity vlogger, mga almost 3 years na din. So sa akin talagang hindi sumusuko, no? Kung ano mga hamon sa buhay. Taka na rin, 3 years na siyang vlogger, ano? Kakaunti man yung views. O, ano mga pagsubok, talagang ano lang, go with the flow and pagpatuloy mo lang. Kasi talagang ika-grant ni Lord yung mga wish mo, yung heart's desire mo. Kaya ano lang, pagpatuloy nyo lang. Siyempre, di makalimot sa Panginoong Diyos. Kasi talaga, siya talaga yung unang ang importante, no? Gabay sa atin, sa ating mga shoutout ulit sa'yo, bro. So, ano mga mensahe mo doon sa mga laging sumusuporta sa'yo? Ano po, salamat po, no? Dahil ako yung napili nyo na panoorin, no? Sa dami mga Kalingap Charity vloggers o mga ibang vloggers po. And salamat din sa inyong suporta sa kay Ruel Umalalag, no? Sa inyong palaging panonood ng mga uploads ko. Sa inyong hindi pag-skip ng ads. Talagang ano, papalawigin po natin yung ating pagtulong, hindi lang dito sa Daet, hindi doon sa Sorsogon o kaya sa lugar namin sa Malalag. Kaya po, hindi po kayo magsisisi sa inyong pagsuporta sa atin dahil hangad po natin yung makatulong lamang mga Kalingap. No? At sa ganitong paraan, talagang stepping stone natin ito para mas malawak yung ating pagtulong, mas marami yung matutulungan natin. Ano man ang mensahe mo sa mga viewers ngayon na nalaman nila na parang wala na daw yung Rochelle. Ano mo sa kanila? Sa kanila? Tungkol naman sa teleserye. Teleserye, o. Hindi naman ako yung makapag-decide ngayon kung ipagpatuloy or ihinto. Sa akin lang, sa yung pag-add ni Kalingap Rob sa ano, sa yung Kalingap Serye ba yun? Kalingap Serye, yung Team Rochelle. Nagbibigay lang yun ng ano, ng bali, kunting kasiyahan. Oo. Sa mga manonood, mga viewers. Kung ihinto man, okay na din, no? Kasi as long as hindi mahinto yung pagtulong natin, kasi yan naman talaga yung main purpose natin, main objective natin sa ating pag-vlog, no? Ating bakit po may mga channel tayo dahil makatulong. So sa akin, no, kung ihinto man, sana ano, sana ipagpatuloy din, no? Kasi nga marami din mga nag-aabang mga messages na natanggap si Ruel Umalalag na talagang ano, medyo yung iba kasi parang dinidibdib nila yung ano, no? Hindi nila matatanggap na may mga talagang di makakatanggap din, eh, no? Dito parang ano, eh, no? Talagang na-apos sa pagtulong, which is okay, no? Saka normal din kasi na talaga dibdibin. Kumbaga parang ang bilis kasi, eh, no? Parang ang bilis ng dating ni ng Rochelle. Biglang sa adili mawawala, medyo masakit talaga yon, lalo sa mga talagang nakasubaybay. Di mo may iwasan talaga mayroong magsalita na talaga nasaktan sila. Para saan, kahit naman siguro, kahit ako medyo,
kung mawawala to, parang nakakalungkot, masasaktan ka, di ba? Pero ganun talaga guys eh. Parang ang bilis kasi dating ng Roshel, biglang mawawala ano. Pero syempre, still I'm looking forward. Dito si Ruel, talagang makikita mo talagang focus siya sa charity and alam naman niya na talagang parang inilagay lang parang naglagay lang naman sila doon for good vibes lang din, no? So at dito pinakita niya na may respeto siya kay Kalinga Brav sa pinsan niya. Okay naman din, 'di ba? Ganun-ganun lang. So, abangan nyo lang po kung anong magiging pass siya ng Kalinga Prab. Kasi siya naman talaga yung magiging ano doon. Siya yung gumawa ng serye na yun. At siya din yung pwedeng makapaghinto or ipagpatuloy. Nasa kanya yung decision. Marespeto talaga siya, no? Talagang yung respect niya kay Rob mataas, no? So, parang sinasabi niya na siya pa rin yung makapag-decide, no? So talagang nakikita mo dito yung respect dito ni Ruel sa pinsan niya kay Kalinga Brav. So okay na okay talaga. Pero lahat naman yun ay scripted lang. Parang ano lang ba na kailangan ka. Eh lang guys, ha? Si Ace Blue ang kulit eh, oh. Buti nga dinalabas ni Panty Man ni Bro Marsan. No? Dito sumikat siya si Panty Man. Kailangan may kontrabida. Yung anong mga biyoses natin, dininibdib nila, pero scripted lang yun. Kumbaga, parang pelikula lang eh. Teleserye nga. Natawag teleserye. Pero di natin, may ano natin yung ibang viewers kasi talagang nasasaktan sila sa mga ano. Yun. Ayan. So Dong, may ano ko, may paabot ako sa Dong kasi may nagpaabot sa iyo ng 1,000 pang dagdag mo daw ng ano. Sino na gano'n? Hindi siya magpabanggit. Hindi siya magpagat kasi marami din siyang mga tinutulungan. Gusto niyang isikreto lang. So sa akin lang, maraming salamat po kay ma'am or sir, yung nagpaabot po. Tawagin mo lang siyang Unanimous. Unanimous. Anonymous yan. Binalaktad ko lang. Anonymous. Anonymous sponsor po na nagpaabot po ng 1,000 na para sa atin. Maraming salamat po and talagang malaking tulong po ito. No? Hindi lang para sa akin, kundi para sa tinutulungan din natin. Kasi magagamit natin ito pandagdag sa ating mga na-scout, no? Pantulong o kaya sa ating proyekto po soon na magiging pabahay din natin dito sa Dait o kaya doon sa Sorsogon. Thank you so much po kay anonymous sponsor na pinaabot po yung 1,000. Ginamit po si Kalingap Tata para po maging tulay, para maiabot po yung pagmamahal po niya sa akin. Maraming salamat po kay anonymous sponsor. Ayan, maraming salamat po, ma'am, sa pagpaabot niyo po ng kay pangdagdag ni Dodong sa kanya mga tinutulungan. Balik tayo sa teleserye, Dong. Siyempre, yung Rochelle ay mamimiss ko din dahil namimiss niya? Sabi ni Tata, namimiss niya din yung Rochelle, no? Akala niyo kailan nakakamiss, ha? Pati pa pala si Tata Ski, ha? Balik tayo sa teleserye, Dong. Siyempre, yung Rochelle ay mamimiss ko din dahil naging part po ako ng Rochelle. Naging music background po ako ng Rochelle at isa pa, sabi nga ni Kalinga Prab, doon ko daw kinukuha yung allowance ko. Kasi pag wala na Rochelle, wala na rin ako allowance. Pero sana ay maibalik yung allowance, yung teleserye. Kasi marami talagang nagbimisid sa akin, bakit mawala daw. Tapos sobra na nilang na-miss yung inyong tambalay niyong dalawa. So hintay na lang natin kung ano yung decision ni si Kalinga Prab. Kasi tanging si Kalinga Prab po ang magdesisyon kung ibabalik pa ba niya o hindi na. So si Kalinga Prab talaga, no? Pero at the same time, dito talagang nakakatuwa lang din si Tata Atsuki. Talagang isa din talaga guys yung ano ko eh. Yung isa sa mga inahangaan ko dun sa Rochelle, ano. Lalo yung pag kumakanta siya, tuwa ako guys eh. Nakakamiss talaga yung mga ganong moment. No, yung isang video ko na isa, nagba-viral na nga, no? Umaabot ng 100,000. Talaga isa mga gustong video. Pinapanood ko pa rin ulit yun, guys, eh. Minsan, sarili kong video, pinapanood ko. Tuwang-tuwa ko, eh. No, shoutout kay Cecilia Nela Bayadog. No, hi, idol. Pa-react mo po yung vlog ni Dudong Ruel and RAK sa OFWPW yung anak na... Opo, i-react po natin yun. Normal daw roon. Idol Mars, nalulungkot ako. Wala na ang Team Rochelle. Wala na ang panoorin. Nalulungkot talaga ako. 62 na ako, sana maibalik ni Kalinga Prab. Nako Ma'am Norma, Mami Norma, nako po, ayoko naman kayo bigyan ng pag-asa, ano. Pero, always think positive po. No? Iba po nagagawa ng pag-ibig, di ba? Para sa akin po, babalik yan. Abang lang po kayo, pero huwag kayo malulungkot, no? Ay, ipanalangin nyo sa Diyos na sana ibalik. At naniniwala ko
na mas malaki ang puso ni Kalinga Brab sa mga mami na katulad ninyo kaysa mga basher. Ibabalik at babalik nila yan. Pero hindi ko po sinasabing babalik nga, no. Wala po akong rights. So, pero sa akin I'm being so optimistic right now. Ayoko mag-isip ng negative as much possible. Nag-aabang ako kasi alam ko na ano naman yan eh, babalik at babalik yan. May mga tension lang, may mga issues na dapat na i-clarify, medyo ipahupa muna natin. Then later on, pag nahumupa na yan, na-amove on na lahat, ibabalik nila yan. I think yun po yung ako sa akin, mami. Huwag kayong malulungkot, no? Maria Gemma RB, Sir Marzano, bye and have a nice day. Sige po, sige po. At tuloy ko lang to, guys. Balik pa ba niya o hindi na? So sana may balik na yung ano. Kasi imagine, million na. Million around the world ang sumuporta sa inyo dong. Laki, sa inyo, no? Rusia. Million? Grabe, no? Million ng supporters. Talaga, ang dami nagbimessage sa mga Kinaria Olarte, sa mga ano, ang dami nagbimessage, hindi lang sa akin, kundi sa iba, na talagang hindi nila pwede na mawala yung Rusia. Kasi grabe talagang supporta nila. Kasi napamahal na, napamahal na nila. Kasi nila, nagiging part na yun. Oh, naging parte na. Lang, ano, yung kanilang ano, sa buhay nila. Sa buhay nila, lalo na sa mga... Meron man silang mga libreng oras, talagang yun ang kanilang ano, pastime na, na ginagawa, yung panonood ng ano. Oo. Sa amin ni Rachel. At sana po, no, yun kay Kalinga Prab, sana di magtatapos ng ganoon lang. Oo. Hindi natin i-consider yung mga bashers. Oo. Yun. Bayaan na lang yung mga bashers, no? Ng ano, ng... Talagang ano, yung... teleserye. Oh, part ng teleserye, oh. And also, yung maganda yung sinabi din ni Ruel, no? Huwag nga talaga i-consider yung mga basher. Tama naman si Ruel doon, eh. No? Ulitin natin ito, guys, ah. Bashers, oh. Yun, kasi part yan. Ng, bayaan na lang yung mga bashers, part no? Part ng ano, ng... Oh. Talagang ano, yung... teleserye. Oh, part yun ng teleserye. Part talaga. And also, yung mga bashers naman, talagang makakatulong din naman sila. Oo. Kung ano yung mga negative side na need natin i-improve. Dapat ano, i-ano natin, i-accept natin as constructive criticism. Oh, yun. Mga bashers. Oh. Kasi nga, dyan tayo. So, sabi niya, i-ano daw na as constructive criticism, di ba? So, okay na okay talaga, di ba? So, ano lang yung guys eh. Dito talaga napaka-optimistic dito ni ano eh, ni pangalan daw ni Ruel. Napaka-optimistic niya. No, Josie, di ako umaasa po ako na ibabalik ni Direk Kalinga Prab na and Rochelle Teleserye. 61 na po ako. At na-confine po ako sa hospital. Heart attack, mild lang naman po. Naku po. Libangan ko po manood ng Rochelle. Ma'am, relax lang po kayo mami ha. Huwag kayo masyadong ano, pero ano lang kayo, maging optimistic lang po kayo. May mga pangyayari talaga na hindi maiiwasan po, di ba? Diba? Eh tayo noon, ako nanonood ako ng TV noon, wala pang YouTube noon, mga teleserye. Kahit na inis ka, wala kang magawa, ano, tahimik ka na lang, parang ganun. So, relax lang po. No, mahalaga pa rin ang buhay higit sa lahat, guys. Diba? Darating at darating, magiging maayos yan. No? Basta ako, umaasa ako kanina, nung pinanood, inire ako po yung isa, yung itutuloy ko ba, parang ganun, yung sa ano ni Kalinga Brab. Feeling ko lang ha, merong malaki ang chance na ibabalik nila. Kasi nga, naawa siya kay Trixie, kay Arjun, kasi binibigyan nila ng talent fee. So, sa akin naman, likas na maawain si Kalinga Prab. Eh. So, yung pagiging maawain ni Kalinga Prab, no, maaaring ano yun, makatulong yun para ibalik ang Rochelle. Yun lang naman yung guys. At sabi nga ni Ruel dito, kailangan niya i-consider, no, wag niya ano i-consider yung mga basher, wag niya nang anuhin yun. Kasi then sabi niya, kung mayroong mag-criticize, no, i-take it as a ano, constructive criticism. Tama 'yun, guys eh. No, hindi pa pwedeng lahat na lang marinig mo puro pabor. No, tandaan niyo guys, napaka nakakatakot nga pag puro maganda lang finifeed sa iyo eh. Alam niyo ba 'yun, guys? No, masama din guys, lalo sa mga may mga magulang, no? Ako anak ko, hindi ko sinasabihan ng laging pagpupuri, puro positive, hindi po eh. Minsan sinasabihan ko talaga siya na, oh ganito, medyo kulang yung ano mo, medyo mahina ka ata, ganun. Ano, constructive criticism yun, para maisip niya, kasi pangit din yung matpanaypuri lang naririnig mo, yung, oh ang galing mo naman, nakakaano yung guys, hindi ka mai-improve. Minsan mas mai-improve ka pag meron nagko-constructive criticism. Iba kasi yung bashing eh. Yung bashing kasi, nonsense. No? Pangit ang ilong mo,
ganito ka, parang ulaulan logic, hindi tulad ng constructive criticism na, oh, ba't ganun po yung advice, sana ganito, sana yung script basahin, sana ganito. Dahil sa constructive criticism, walang mali dun, no? Pero yung basher, huwag mo i-consider. Pero yung mga nag-criticize sa'yo na talagang to improve, okay yun. No? As a professional, guys, as a professional. Engineer ka. Kailangan mong pag may nag-constructive criticism sa'yo, take it as a professional way. Hindi yung, ah, ganun ba? Pag hindi ka nag, hindi ka nag-take, hindi ka matututo. No? Hindi ka matututo. Ako, engineer ako, pero as much possible, pag may nag-correct sa'yo, nagpapaano ako, nagpaparaya ako kasi alam ko doon ako matututo. 'Di ba? Part 'yan ng buhay, hindi pa pwedeng lahat na lang magaganda sinasabi. Minsan kailangan mo makarinig ng negative. Kasi kung sa tingin mo hindi mo kailangan ng positive, mabubulok ka, masisira ka. So maganda 'yung medyo okay dito sa YouTube sa video reactions ko, guys. Pag napanood 'yung una kong mga video, pangit talaga. Minsan nilalait ako. Nilalait. Nakikriticize ako, pero tinitake ko as a positive kasi hindi naman ako magaling eh. Kasi lagi ko iniisip, di ako magaling, di ako importanteng tao. No? Kahit sabi mong professional ako, nakapagtapos ako, minsan iniisip ko pa rin na ano ako, pulubi ako eh. Patay gutom ako eh. Hindi ko iniisip na mataas na tao ako. Lagi still iniisip ko na pulubi ako, patay gutom. No? Kasi doon naman, dumaan ako sa ganun eh. Naging patay gutom ako. So, part talaga siya ng ano, sa lahat ng bagay, no? Sa lahat ng bagay, part yan yung pagki-criticize. Hindi mawawala yan. Iba siya, nandyan, pero ignore them. Ilang yun, di ba? I-ano natin, i-accept natin as constructive criticism. Okay, tama. Sabi ni Eddie MTB, ang pagkakaiba lang dito sa YT, nakapag-comment ka sa TV. Sa TV, hindi ka mapag-comment, hindi maganda. Totoo yun. Dito kasi free eh. Gusto mag-unsubscribe, unsubscribe ka. Pag ayaw mo, di ba? Ganun naman eh. Ganun talaga sa social media. Pero ako, hindi ko inaalaw yung sarili ko na gano'n, parang sobrang reactive. Kunwari, ayoko na. Unsubscribe na ako dyan, gano'n. Not unless talagang worse ang ginawa. No? Pero yung mga simpleng gano'n, pwede naman ma-improve. Nabigla lang, pwede naman ayusin. Okay lang, di ba? Sometimes we need to, ano guys eh. Sometimes we need use our brain. No, huwag palagi emotions. Kasi pag ino-emotion na inuna mo, wala na. Hindi ka na makapag-isip ng tama. Ganun lang yun. Kasi nga, dyan tayo nag-grow. As a person or as a charity blogger. Dyan tayo nag-grow sa mga bashers. Kung may 10% man na bashers, mas may 100% na solid supporters talaga. Sa 100, dyan. Kung may 10%, mayroon namang 90 na sumusuporta. Sumusuporta, may agree. Kumbaga 90% yung sumusuporta, 10% lang yung mga nag-disagree, di ba? So dapat tuloy. Pero piling ko talaga guys eh, malaki yung nararamdaman ko, natutuloy ito eh. Nararamdaman ko tuloy ito. At din balance din. Pero guys, hindi ko sinasabing tuloy nga, baka mag-expect kayo. Pero sa akin lang po yun, nagiging optimistic lang po ako. Tsaka hindi ko po masyadong dinadamdam masyado eh. Kasi hindi makakatulong. So magandang hintay lang tayo. Mas masarap maghintay guys sa lahat. Tayo sa mga comments no, kasi napangit naman kung puro positive yung mga mababasa natin or ano natin. So at least may mga konting ano sila, may mga feedback sila na talagang need improve or need na pagtunan ng pansin para mas lalong gaganda yung teleserye. Oo. Sana ay may balik. Kasi nung interview ako ni Kalinga Prop. Nakita niya to guys, si Ruel. Sinabi niya, no, tingnan niyo yung payo ni Ruel. Ha? Maganda yung pinayo ni Ruel dito. Tingnan niyo. Ha? Or need na pagtunan ng pansin. Tingnan niyo. Maganda yung payo niya dito eh. Basa natin or ano natin. So at least may mga konting, ano sila, may mga feedback sila na talagang need improve. Ayun o, no, may mga feedback sila na need i-improve. Diba? Sabi niya, then? Or need na pagtunan ng pansin para mas lalong gaganda yung teaser. Diba? Para mas lalong gaganda yung teaser. Agree ako dito kay Ruel. Agree ako dito. Sana ay may balik. Kasi nung interview ako ni Kalinga Prab, napalawa ako doon. Ating kanina. Yun na, mawawala na yung Rochelle. Dahil, siyempre, napamahal ko na ng Rochelle. Kasi naging parte ako ng Rochelle. Isang malaging ano din siya. Teka lang, may totoo ba to? May nag-comment. May nag-text. May nag-text, no?
Nag-text si Josephine Trezares, tuloy po ang serye kasi nag-live na si Kuya Bal. Sabi ni ano. Lynn Kagusan, may isang episode daw bago sila umuwi ng malalag. Totoo ba yan? Totoo ba yan ng ano? Totoo ba yan, chismis guys? Kapapasok na balita sa ating report patrol na si Josephine Trezares. Boss Mars, may live si Kuya Bal, tuloy ang serye. Good news, nako po, nadininig ang inyong mga panalangin, Mami Norilyn. No? Salamat Marsan sa sinabi mo na pangiti mo ako, tuloy na. Ayan po, tuloy na, sa kaka-report lang po, kakapasok na balita ni Ma'am Josephine Trezares. No, naka-live daw si Kuya Bal, yun. Yes, Kuya Mars, totoo, sa kabila. O, yun, di ba? Totoo daw, o, yan na. Yes, totoo, sinabi na tuloy ang serye, o, yan. So, huwag nyo nang awayin si Kuya Bal, guys, ha? Magpasalamat kayo doon. Puntahan nyo si Kuya Bal ngayon, guys, abang nag-ano ko dito. Puntahan nyo, mag-thank you kayo sa lahat ng mga Rochelle fans. Pumunta na kayo kayo sa live ni Kuya Bal. Kasi di ko alam na magla-live si Kuya Bal, eh. Nagsabay kami. Punta kayo doon and then magpasalamat kayo doon. Yan, no? Yes, boss, live ang isang CP gamit ko habang nandun ako sa iyo. Salamat, tuloy na ang serye, hey, yeah, hey. O yan, mag-thank you kay Kuya Bal, magpasalamat kayo. Yes, meron na mga besh. Sabi ni Josephine Marcila, si Ma'am Josephine, napakomment, no? Aki, Marco, yes, totoo sinabi, tuloy ang serye. Diba? Sabi ko sa inyo, eh. Kayo lang, eh. Uy, nako, si Baby Boy, tuwan-tuwa. Baby Boy! Tuwan-tuwa si Baby Boy. Talaga naman. Dami daw nag-chat sa kanya, mga senior, oh. Mga senior talaga ang ano dyan, nakakaawa. Yes, happy na naman ng Rochelle fans. Nako po, mapupuhit na naman tayo nito. Salamat sa mga ano, ha, sa mga naka-tune in, ha, talagang ano, salamat po, pero mag-thank you kayo kay Kuya Bal ngayon, guys. Mag-thank you kayo. At magpasalamat kayo at tinuloy niya yung ano, yung teleserye. No, tuloy ko lang to, guys, ha, for the record lang. Yung nakakalungkot din. Nakakalungkot to. End man kasi na in that way lang kami makapagbigay ng saya sa kanila, oo, sa mga viewers. Sa mga viewers. Salamat sa live ni Ruel, nagbago isip ni Kuya Bal, love ni Kuya Bal si Ruel. Ah, dahil doon. Reshap, lumulokso ang puso ko sa tuwa. Ah, grabe talaga. Sige lang, mag-comment lang kayo guys. Nandito naman, mag-ano lang ako. Mag-vlog sila boss bago sila aalis boss. Ako, tama yung hula ko. May magkakaroon ng isang ano bago umalis. Sige guys, mag-comment lang kayo dyan. For the record lang, ipi-play ko lang to. I-react ko lang to. Sa kanilang stressful life. Yun, stressful. Sa mga OFW na talagang walang ibang libangan kundi yung panonood lang. Kumbaga, stress so, free nila yun. Ano din sa kanila? Oh, isang malaking problema or problem. Kaya kawalan. Kawalan, no, tama. Ng, hindi nang i-end yung ano. Oo, oh, talaga mamimiss nila. Ma'am Ina, ano? Yung mga, si Ma'am Ina, napaiyak daw siya. Grabe, naiyak daw siya saya. Totoo pala. Salamat sa Bangga Boys. Yung iba nga siguro, hindi natin alam. Napaluhan na sila, di ba? Oo, marami. Na-miss nila. Sarap. Sinusuporta din sa amin. Si Ma'am Aileen, nagpaulan. Basahin muna natin, guys. Si Aileen Vizcara. Shoutout kay Ma'am Aileen Vizcara. Thank you so much, ma'am. Nagbigay ka ng 53 pesos and 90 cents. Salamat po, ma'am. Pangkapi ko yan. Salamat po. Thank you so much. At marami salamat sa Diyos. At dininig ang ating panalangin na ituloy ang Rochelle. Ituloy ang kasal, guys. Labuhay ang dugo ni Ma'am Lisa Naval. Sige, comment lang guys, mamaya babasahin ko. Sila sa atin kung ano talaga yung ano yung decision. Grabe, hindi ako matapos-tapos dito. Ma'am Arribella Torres, paano di pumayag si Kuya Bal? Na marami nag-comment sa live niya na ituloy daw ang Rochelle serie. Love talaga ni Kuya Bal ang mga OFW tsaka senior citizen. Di ba? Ma'am Rina Aquino, good evening po. No? Gray Shop, napapaiyak ako sa tuwa at galak din sa pagdinig sa mga prayers ko, di ba? Di ba? Mga senior citizen, mahal ng Diyos yan. Pinaparinggan ng Diyos ang kanilang mga panalangin, basta senior citizen. Di ba guys? Yan ang nagagawa ng pag-ibig. Yan ang nagagawa ng pagmamahal sa Rochelle. Di ba? Hintayin lang tayo sa decision so, sa kanila. Ma'am Aileen, hello po. Ma'am Aileen Vizcara, shoutout po. Thank you so much. Oh, hindi pa naman. Although si Kuya Bal, nagla-live siya. Pero talagang sa huli is doon kay ano, kay Kalinga Prab kung ano yung pagkasunduan nila, na ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab. Oh. So kung both dalawa sila na disagree na ipagpatuloy, so wala na talaga. Oh, wala. Pero kung kay Kalinga Prab naman is para makapagbigay saya din, no? Makapagbigay aliyo. Makapagbigay aliyo. Why not ipagpatuloy? Mm-hmm. Pero ano na?
bali may mga suggestions din mga ibang viewers na kung pwede ibalik ko sa season 1 yung ganoong setup ng scene. Ah, bali natural lang kami, no? walang scripted, hindi siya scripted din kumbaga. Oo. Bali kami nang bahala kung ano yung Ma'am Genelo, ma'am Genelo din. Ano yung ginagawa namin. So, yun ang mga suggestions nila. Kasi mas actually guys, okay din naman yung suggestion na yung ang magiging setup nila yung dati, no? Okay din naman yun eh. Pero kung merong mga script, sana gawa na lang sila ng ano. Parang kasi kung gusto nila talagang script, yung ano, yung tipong parang short film, maganda rin kasi yun yung short film. At least hindi siya ma-relate sa totoong buhay, pero makakapagbigay siya ng inspiration sa iba. Okay din yung short film. Matututo talaga sila sa arte. Kahit medyo foul yung sabihin, medyo at least alam ng tao na hindi naman totoo yun, no? Hindi tulad ng medyo yung kumbaga parang reality and then may script pala, so yung mga ganong, so para saan, okay, sana i-consider sana nila yung mga short film, mga music video, pwede rin yun, di ba? So anyway, tuloy natin to. Maganda naman kung natural, no? Pero talagang ano, true to life experience din, no? Hindi lang puro kilig or pwede rin saya. Dapat kung ano ding nanamin, nararamdaman kung... Ma'am Lisa na ba? Thank you so much, ma'am. Bawa may mga misunderstanding, so dapat magre-reflect yun. Hey, shoutout kay Danilo Plaza, nagbigay ng 50 pesos. Maraming salamat. Mukhang masaya ka, boss Danilo, ah. Salamat po, ah. Celebrate the first super chat from Danilo Plaza. Shoutout sa'yo, boss. At kay ma'am, ano, kay ma'am Aileen Vizcara. Salamat sa mga nagpapaulan, nagpapakulay. Sabi ma'am Lisa... Na Val, nakakaloka, dalawang CP sa live ni Kuya. Val, isipi sa'yo, ho. Salamat po, ah. Ronnie Cipriano, Idol Mars, Rochelle ang pinapanood ko at mga live mo. Bukod dyan, wala na akong pinapanood. Mag-ML na lang ako, ha. Grabe, no? ML. Arabiela Torres, marami daw bumait na asawa dahil sa Rochelle. Kinilig kasi. Opo, nakaka-inspired po yun. Nakaka-inspired po yun. Wag ka malungkot lang ga kasi malulungkot din kami, sige ka, sabi ni Ma'am Josephine Marcila. Gracia, siguro talaga iniintay lang ni Kuya Val ang side ni Ruel, yung point of view niya sa mga nangyari. Pwede rin. Leticia Inamak, ay salamat naman kung ganun. Salamat Kuya Val, yan lang libangan ko, hindi na ako nanood ng TV, dito lang nanonood. God bless ating lahat. Uy, grabe si Ma'am Aquino. Ma'am Rina Aquino talaga naman. 1,600 yen. Tama ba, ma'am? Grabe ka, ma'am, ha? Mahal, love na love ako ni Ma'am Rina. Ma'am Rina, thank you so much, ma'am. Sa lahat ng mga kapwa FW natin sa inyo, marami salamat. At congratulations sa inyo, guys. Mamaya, natin yan, no? Ronald Loma, shout out sa'yo, bro. No, maraming salamat po, ah. Talaga naman. For the record, guys, itutuloy ko lang muna to. At marami salamat sa mga nagpakulay, ah. Ma'am Rina Aquino, shout out po sa inyo ulit, ma'am. Thank you so much po. Doon sa scene na yun. Para meron ding mga kapupulutang aral yung mga viewers na mapanood mo nila. Sige dong. Salamat. Thank you dong. Congratulations dong. God bless dong. Thank you dong. Grabe yun. And mga kalingap, thank you rin po mga kalingap sa inyong suporta sa atin. Kasi nakatatlong certificate na po tayo. Ay grabe. So, grabe. Ay nalang doon. Ang importante yung ano doon, yung prize, no? Yung premyo. Sa akin talaga is at least naman ma-recognize na ng mga viewers, no, o kaya ni Kuya Val, yung ating hard work. No? Oo, kasi yun. Na, kung maitinanim, mayani. Mayani, no? Sa atin, mas lalo tayong magiging ma-motivate, no, sa pagtulong at mas lalo tayong gaganahan. Kasi nga, ano, may mga sumusuporta din sa atin na talagang hindi ko hangad na suportahan ako. Kahit yung mga silent viewers, no, silent supporters, maraming salamat po sa inyo lahat. Yeah. Also, syempre kay Kuya Val, no? Ang siya yung nagtatag nito. Kung wala ding Role of Malalag, wala din si Kuya Val. Wala din Kalingap Tata, opo, kung wala po si Kuya Val. Bibigyan namin yung respeto, yung ano namin, yung talagang proud na proud kami, no? Na doon ang galing kay Kuya Val, lahat-lahat ng mga blessings namin. No? Thank you so much po mga Kalingap. Sige po. Bless po. Yan po si Roel Lumalalag po mga Kalingap. Ayan, congratulations po kay Roel. Ayan, deserve po ni Roel na karoon po ng award dahil napakasipag. Sipag eh, no? Talaga, taos puso pagtulong niya sa mga kababayan nating nangailangan po ng tulong. Pero dito, napansin ko, hindi na ganun ka, ano, si Roel, ha? Kapalangiti, ano? Pero guys, so
Anyway, talagang ako natutuwa talaga ako, guys, especially no. Talagang mapapaano ka eh, mapapaparoji ka eh. Paro paro pa 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 DJ Yukes Idol. Ay, grabe na to talaga, guys. Talaga namang na maganda yung ano natin. Yung, ngayong gabi, talagang balita, no? Kala papasok na balita, no? From Rochelle fans na talaga namang, guys. Parating na balita, talaga. Nag-uulan ngayon. Ang dami nagpapaulan, grabe. Nagpapaulan si Einstein Use. Shoutout sa iyo, boss. Salamat sa maraming salamat sa Diyos sa 99 pesos. Sobra kayo, talaga naman. Ronald Loma, shoutout Adi Abraham. Mayroon po, idol. Barzano, Grace Shop, kita ko sa pagliwanag ng aura mo at napagsigla ng boses mo. Sobra. Namiss ko to, guys. Alam nyo, guys, kating-kating ako i-play to. To. Hindi mo pinapansin, hindi ako nagkagalit sa'yo. Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Hindi mo lang alam ang aking nadarama. Sarap, di ba? Nakakamiss siyang, guys, totally talagang naminis ko yan na i-play palagi, guys, sa dito sa live video reactions natin. Talagang ako masaya ako sobra. At kay Kuya Bal, shoutout kay Kuya Bal at kay Kalinga Brab, no, marami salamat po ako sa sa Kalinga pa reactor din. Masaya po ako talaga, pinakinggan nyo po ang boses ng mga viewers na napaka-importante po talaga nila. Ang mga viewers po ay talagang parang mga ginto. Mga kayamanan nyo po yan sa mga content creator. Ang mga subscribers po, kayamanan po talaga yan. Minsan mas mapakinggan nyo talaga sila, no? Minsan lang nakakainis, pero pag tinignan mo valid naman talaga, no? Ganun lang, iba-iba lang yung magsalita yung iba, pero pag pinakinggan mo talaga sila yung mga negative ano nila, negative thoughts nila, negative criticism nila, so minsan pangit lang pakinggan, pero talagang ako talaga, misa maiintindihan ko yung mga viewers. Listen na, Naval, number 1 sa Kalinga Vlogger, number 4 sa buong Pilipinas. Ruel, most viewed channel. Oh, talaga? Rina Aquino, napakabait po ni Dudong Ruel. Sana naman po ang mga minamahal niya sa buhay or part ng family niya, mahalin din po natin para sa kanya. Oy, maganda po yun, no? Sinabi ni Ma'am Rina. This is a good advice. Ma'am, Einstein Jose, salamat po. Ah. Thanks so much. Ah. Talaga masaya ko ngayon. Ah. Nagpadala kayo. Ah. Mahalin din po natin yung para sa kanya, di ba? Part ng family niya. Boss, may vlog sila isa bago sila aalis sa Malalag. Nako, tataas ang wish niyan. Vicky Ragunton, bless evening, Idol Merzano. Zelly Sarmiento, good evening po, watching from Batangas. At Rolly Cipriano, sana all mga yakap, di ba? Bago sila, sige po. No, so, eto, guys, eh, look, ako, kung iisipin nyo, yung iba, may nagsasabi kanina, mag-unsub na daw siya. O, tignan nyo. O. Diba, paano kung di ka nakapaghintay, nakapag-unsub ka, sayang yung ano mo. Diba? Kumbaga tayo kasi, guys, ang mga minsan, ang mga Pilipino, nauuna agad yung ano. No? Parang nagmamadali tayo masyado. No? Nagmamadali tayo. Huwag tayo magmadali. Minsan, kailangan natin maghintay. Diba? Alam nyo, pasalamat nga kayo noon. 'Di ba? Noon kailangan mo pang magbayad. Kaya sa TV kailangan mo pa ng ano. So at least ngayon may YouTube. Nakaka-comment kayo ng free. Tama si Ma'am Boss Eddie, sabi niya sa TV nga hindi ka makapag-comment eh. At least ngayon, yung pinapanood mo, pwede kang magreklamo, pwede kang mag-rant. 'Di ba? Tapos nabibigyan pa ng magandang palabas yung ano mo, yung sa YouTube nakakapanood ka. So sa atin, kung nagkamali sila, 'di ba? Support ano tayo, parang umuunawa tayo palagi. 'Yun lang 'yun, guys, 'di ba? Hindi yung konting ano, reklamo na agad. Okay lang magreklamo, pero guys, ilagay natin sa tama. Tama ba 'yun? Naka di parang tuloy di ako makapag-comment, ano, di ako makapag-reaction video, guys, eh. Alam bang gusto niyo yung i-react natin? No, yung kay Rule of Malalag, try natin. Mahaba-haba ito, eh, no? Mahaba-haba ito, guys, eh. Ayos ang kaligayahan ng lahat. Ano pa ba? Try natin to. Ay, hindi. Ano pa to, eh. Hindi daw pwede yung ano, eh.
siguro try natin i-react yung kay Kims ba? Tama ba? May nagpapasuggest sa akin eh. Teka lang guys, naghanap lang ako na i-react natin ha. Interview daw eh. Tama ba? May panibagong hamon ang parating sa buhay. Rebel of Malalag. May panibagong hamon papasok sa politika. Okay ba to? Eh, ba gusto nyo guys? Grabe, paghanda ng family ni Rowell sa pagdating nila kala Rachel. Love nila si Rachel. Oh, nagpabili pa ng aircon, di ba? Nagpabili pa ng aircon eh. Ay, naku po, talaga naman. Mga lihim at halo-halong emotion na dito nyo lang. Ay, iba to eh. So, ano nyo ba? Ano bang gusto nyo guys i-react natin? No? Sa mga gustong i-react dyan. Ano bang gusto nyo i-react natin guys?